nagbabalik na naman ulit tayo, ano ha? Kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Ay siya, ay kamusta ho kayo? Sana ho kayo ayos na andiyan, ano? Eh, andito ho kami ngayon sa cleaning. At syempre, naglilinis, ano ho? Ito, andito ko sa loob ng CR. Ay tawag daw na hindi ho tayo nakapag-vlog at nitong nakaraang weekends at birthday ho ng aking bianan. Eh, ang sabi ho ng mahal na Reyna, eh, Kwan, may parating ho daw na bisita ay para maasikaso ho namin ng ayos, ano? Ay siya, eh, maglilinis muna ho tayo at namaya ho ng kaunti ay tayo ay magkwentuhan. Tayo ay maghuntahan yan. Eh, ako muna ho ay magmamap ng CR, ano? At para kami makauwi na. Ay siya, eh, kamusta ho kayo? Sana ho kayo ay ayos laan diyan, ano, kung saan man kayo naroroon. Ito hong pinaglilinisan namin na ito ay clinic. Ay talagang sa totoo lang, napakalinis na nito. Ang ginagawa lang namin dito ay i-maintain, ano ho. Dahil yung mga pasyente dito, napunta ditong tao diyan po sa may entrance, may mga ipinapasok po sa paa, sa sapatos para ho hindi ho magkadumi itong clinic, ano ho. Ito, bali hinihintay ko na lang ang mahal na Reyna. Tapos dito ko nilalagay yung mga basura. Pag Monday, napakabilis lang nito, 30 minutes. Dahil pag Monday, hindi ho busy ang clinic na ito, ano. Ito lang, oh. Ito lang yung basura. Tapos ito lang yung mga recycle. Yan na, dito na tayo sa sasakyan. Maghiga muna. Yan. So magtatapon muna ho kami ng basura, ano ha? Yan. Hindi ka pagod, saglit lang eh, ano? Pag Monday talaga, mabilis lang, ano? Parang walang patient. Parang walang pasyente. Dahil ho itong aming pinaglilinisan ay ikon ha, o mga kliyente, hindi naman ho yung may mga sakit. Yung mga buntes. Naulan ho ngayon dito sa Kwan, sa Edmonton, Alberta. Di ba sa fertility clinic? Fertility clinic. Ayun na nga yung mga buntes. Di ba't may mga nag-ultrasound? Yan. Tatapon muna ho tayo ng basura. Okay, tapon muna tayo ng basura. Yan. Hindi naman malakas ang ulan. Sakto lang. Pasensya na hot, magalaw ang camera at hawak ko rin yung cellphone. Yeah. Ay. Yeah, pauwi na ho tayo ng bahay. Kwan ho, hindi naman masyado malakas ang ulan eh, no? Hindi, malakas. Malakas din. Ay siya, eh, kamusta ho kayong lahat, ano? Hindi ho tayo nakapag-vlog eh, at mayroon hong konting pagdiriwang sa bahay. Ba't ka natatawa? Natatawa ko yung sa araw. Bakit? Di ba umuulan? Naulan? Tapos si mama, nakita umuulan. Oh. Lumabas, sabi eh, aba, parehas din pala ng Pilipinas. Yeah. Nakita ng ulan eh. Tawag ho doon, ano ba ang ating paghuhuntahan, ano ho? Sa totoo lang ho, eh, mahirap ho talaga pag yung mag-asawa kayo tapos eh, iisa lang ho ang may trabaho dahil syempre, may mga binabayaran ho tayo, ano? Dahil ho dito sa Canada, ay kada galaw mo, ay kwan, gastos, telepono, nagbabayad ka, kuryente, nagbabayad ka sa bahay, sa sasakyan, sa insurance, yan, ano ho? Lahat bills. Lahat ho ay bills dito, ano? Meron ho kasing nag-comment sa akin sa YouTube channel natin na papaano daw ho kami nakakabayad ng bills. Sa ngayon ho, ako lang ho may trabaho. Sa totoo lang ho, ay mahirap. Pero kailangan natin kayanain, ano ho. Tsaka kailangan natin gumawa ng paraan, ano. Yan. Yan, may part-time ho naman na kagaya ng paglilinis. Pero syempre, mas maganda ho sana na may trabaho ang mahal na Reyna at syempre, may kaunti kaming extra, ano?
pinipilit mo ba kung magtrabaho? Hindi naman kita pinipilit kasi sineshare ko lang yung sineshare ko lang yung sagot ko kasi ang hirap, paano daw tayo magbayad eh ako lang daw may trabaho. Paano tayo nakakasurvive? Paano tayo nakakasurvive? Oh, yeah. Ano bang ginagawa natin pagtitipid? Yan. Siyempre, pag pare, di ba, nung pareha may trabaho, siyempre, hindi ka dapat maluho. Oo, tama, yan. Tapos, halimbawa, yung ang turo sa akin nga ng mahal na Reyna, pagpupunta kami ng superstore, o kaya supermarket, ano? Dahil kada supermarket, parang merong mga shelves na clearance. May mga clearance. Ano? Halimbawa, magsisinigyan kami ng isda or magsisinigyan kami ng baboy. Ano? Minsan, ito for example lang, yung kamates na hindi sale, hindi clearance, yung talagang sariwang-sariwa pa, ay nagkakahalaga ng halimbawa ay mga $2. Ano? $2.99. Ay, mga $2.99. Ngayon, ang turo sa akin ng mahal na Reyna, doon daw pupunta sa mga shelves na may clearance na parang merong butas ng kaunti, merong lamog ng kaunti, yun ang bibilhin mo. Yung mga ready to cook na. Yan, andito na ho kami sa bahay, no? Naputol lang ating usapan kanina at si Utoy ay tumawag. Andito na ho kami sa bahay. Ay samahan niyo ho kami kumain. Ano, ikain ho tayo. Ang ulam namin na spaghetti eh. Aray, mapakita ko. Spaghetti na may kanin. Yan. Oh, kita niyo? Yan. Ay, si Utoy pala. Mag-hi muna si Utoy. Yan. Utoy, mag-hi ka muna. Saba si Utoy. Mahal na. Mahal na. Mag-hi muna. Ayan, eh. Kain muna ho tayo, ano? At, ito, siguro yung mga, may mga nagtataka sa inyo. At, spaghetti ang ulam. Tapos may kanin. Kain ho tayo. Ang sarap. Ayun nga ho. Ayun ho naputol natin usapan kanina. Mahirap ho talaga pag isa ho lang ang may trabaho. Dahil syempre may mga bills ho tayong binabayaran dito sa Canada. No? Tapos. Yan. Pero may natatanggap naman ho siya na parang 60%, tama? Parang ganon? Yan. So, at least naman, may kaunting pandagdag. Ano? Pero syempre, iba pa rin ho yung talagang may full na sahod kang natatanggap, ano, galing ho sa company mo. Bali, ilang months ang layoff sa iyo? 4 months? Yan, 4 months, no? Pero may mga saawa ho naman ng Diyos, may mga kuwan ho naman ng mahal na Reyna, may mga hinihintay ho naman siya na trabaho, na sana ay tawagan tapos maging successful ang interview sa kanya, ma-hired siya, no? At syempre diyan naman ho sa pag-apply ng trabaho ay wag ho nating i-expect na tayo ho lang ang tinatawagan, tayo lang ang ini-interview. Marami ho din tayong mga kakompetensya, no? Yan. Kaya anak, mag-aral ka na mabuti, ano? At para tatanungin natin si Utoy kung anong gustong course niya. Yan. Sa base, Utay. Ano bang gusto mong course, Utay? Yung sa barko. Ano yung sa barko? Parang yung Navy. Ah, Navy. Yan. Baka tayo hindi na magpangita pag Navy ka ah. Dahil doon ay parang 1 year yata. Ah. Ganun ba yan? Parang 6 months na? Mm-hmm. Parang ganun yun eh. Kasi, mm-hmm, di ba? Yan. So, government yun. Pag Navy, government. Ay siya ay katatapos lang ho nating kumain, ano? Ay ako ho ay may kaunting kwan, piece of advice, ano ho? Ito ho lang naman ay opinion ko, ano? Doon ho sa mga papunta pala ang dito sa Canada, ano? O kaya sa mga bagong dating pala ang dito na baguhan, ano ho? Ang alam ko na, for sure naman ho, ang iba sa inyo ay gagabayan ho ng mga kaibigan nyo o kaya mga kamag-anak nyo, ano. Ito lang ho yung aking kaunting piece of advice, ano. Talaga hong kwan, pag ho kayo nagkatrabaho, kayo ho talaga ay magtipid, ano ho. Talagang, pag hindi ho nyo kailangan, ay huwag nyo hong bibilhin, yan. Pero kung syempre, yun ho naman ay nasa estado ng pamumuhay nyo eh. Dahil syempre, may mga kapwa naman Pilipino tayo, asawa ko na talaga nang umalis ng Pilipinas, ay may kwarta naman talaga. Parang
parang literal na may pera sila, ano? Hindi, actually, tapos actually, maraming pumupunta rin dito na na-overwhelm. Ah, maraming pumupunta dito na na-overwhelm. Kasi sa credit card, no? Sa iPhone, diba? Kasi saglit mo lang yun. Hindi lang sa mga cellphone, sa kahit anong gadget, madaling gunin, no? Yes, kahit anong... Walang naman po yun, piece of advice, ano? Baka mahulog sila sa patibong, diba? Yan, kasi... Pansin. Sabi nga po noong meron po tayong nanonood sa atin si Sir John Cross, Sir John Cross kamusta ho? Sabi nga niya, ito daw Canada is you have a power to purchase ano. Everything. Yan, for everything ano. Yan eh doon ho sa mga parating pala ang dito o kaya andito na. Yan, yung mga bagong dating ano ay kayo ho'y mag-ipon ng pera ano. At tingnan niyo ho'y nangyari sa amin ano. Eh, siyempre, mahal na Reyna, eh, yan, nawala ng trabaho, yan. Pero hindi ko naman sinasabing may ipong kami, ano. Kahit pa paano naman, ay may na itago na kapiraso. Yeah, hindi naman kalakihan, ano. Dahil siyempre, yan mga ganyang bagay ipinaghahandaan ho natin, ano. Eh, ang payo ko ho sa inyo, eh, pagdating nyo ho dito, huwag agad kayong kukuha ng magagarang sasakyan. Mag-umpisa muna ho kayo sa kwan sa low profile muna ano, mag-umpisa muna ho kayo sa mga second hand yan. Dahil iyan kasing sasakyan, pag bago ang sasakyan nyo, makwan ho din yan, mataas ho din ang insurance yan ano. Talaga ho ang tanging susi ho ay kayo mag-ipon. At pag ho kayo nagipit ay may madudukot ho talaga yan. Kasi mahirap ho talaga yung mga bigla ang problema na hindi natin inaasahan ano. Ay talaga hong kwan, dito ho sa Canada, pag ho kayo nakarating dito ay napakabilis hong umutang na hindi mo namamalayan. Siyempre may mga nakakausap ho ako, mga katrabaho at mga kaibigan ko, na talagang malulubog ka dito pag ikaw ay hindi sanay, pag ikaw ay hindi disiplinado, dahil napakabilis hong umutang dito. Are, katabi natin ang mahal na Reyna na nanahe. Ano pa ang tinatahe mo ngayon? Pakita mo nga. Sipe. Yan. Ano? Siper. Siper, yan. Nasira yung siper. Yan pa isusuot mo sa kasal? Yan. Ay, kuan ho, tawag doon. Ay, kami ho'y inimbitahan sa kasal, ano? Tapos, ako ho'y kukunin na photographer. At kahit ho naman papaano, mayroon tayong kaunting kapirasong skills sa pagpipicture, ano ho? Kailan ang kasal niyan ni Kuya? June 22. Okay, tayo hi magpipicture at nakisuyo ho sa atin, ano? Ay, ano bang kulay? Ano bang motif daw? Summer color, ano? Yun po, doon po sa nagtatanong na kung paano po kami nakakasurvive, nakakabayad ng bills. Kinataya po at Lagi naman si Kuya. Ayan. May pera naman po kami kahit papaano. kahit naman po papaano, nagtitipid ho din naman kami dahil siyempre may mga hindi ho talaga tayong inaasahan na ganito, ano ho. Gusto ko lang pong i-clarify yung sinabi ko kanina na mabilis umutang dito sa Canada. Mabilis pong umutang dito kung maganda po yung credit score, tama, ano, yan. Pero siyempre, kasi pagdating mo talaga dito, pag nagtrabaho ka, sa umpisa, maganda talaga ang credit score mo, tama? Basta bago ka dito, talaga maganda yung credit score mo. Kasi nag-uumpisa ka pa lang. Oo, maganda ba? Mag-build ka pa lang. Sisirain mo pa lang yung credit score. Yan. Tapos pag yung nababayaran mo naman siya on time, by the date, so okay yan. Magiging maayos yan. Tapos mamaya, hindi mo namamalayan, kaskas ka ng kaskas. Tapos mamaya, hindi mo namamalayan, tumataas ng utang mo. Tapos, bigla kang nawala ng trabaho, 'di ba? Yan na, yun po yung mahirap. So, sa sitwasyon po namin ngayon, honestly mahirap ano, pero siyempre, kahit papaano naman, may kapiraso kaming nadudukot to dahil yan hong mga ganyan pinaghahandaan ho natin, ano? Dahil siyempre, kami ho dito nasa 5 taon na ho kaming naninirahan dito sa Canada. Kahit papaano, may mga nauna hong mga kaibigan kami na andito na ginabayan ho kami dati pa. Na kung anong sinasabi ko sa inyo ngayon ay yung po din ang ipinapayo sa amin noong bagong dating kami dito sa Canada, yan.
Hindi pa ba malabo ang kamay mo? At baka kimatusok? Add to cart lang po muna tayo. Hindi, add to cart? Hindi po pwedeng i-check out muna. Yeah. Ayun lang po eh. Na, yun, nakapag-share ho naman kami ng kapiraso. Eh, hindi tayo nakapag-vlog at birthday ni Mama. At ang sabi nga ng mahal na Reyna ay para ma-entertain ng ayos ang aming mga bisita, ano? At, excited na ho tayo, summer na. Marami ho tayong adventure, yan. Pagpapahili ko muna aring halaman ng mahal na Reyna, ha? Ari ho, ang mga halaman niya na mga... Indoor lahat ba ito? Indoor plants ba ito? Yan. Tapos meron pa ho doon sa salas. Yan. Nakakatuwa ho naman at maaliwalas ngang tingnan, ano? Mga pinapalaki pa. Ay ito, yan. Parang palitan mo ito ng paso at parang papangit naman tingnan at nasa lagyan na lagay ng margarin. Yan na. Eh kasi pinapaugatan ko pa. Ah, okay. Yan. Tapos aray yung kwan, ibang halaman na natin sa salas, ah. Yan. Hindi ko lang kung ano mga pangalan na rin eh. Arin daw ilalaki pa ng malaki. Oh, ang ganda nito. Ano kaya ang isang ito? Ay siya. Eh, hindi ho matatapos ang araw na ito na hindi ho kami nagpapaalam sa inyo. Ano ho? Ay kung saan ho kayo naroroon, ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Maligayang araw ho ng Lunes. God bless everyone. Hanggang sa muli ho. Maraming salamat. Abay, magbabay ka muna. Yan. Maraming salamat ha.